Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po si Maestro Guru upang maghatid sa inyo ng isa na namang ritual na tinitiyak kong inyong ikatutuwa. Ang ritual na ito ay para sa mga babae ng inyong asawa, yung tinatawag nating kabit. Pero bago ang lahat, disclaimer po muna tayo. Ang ritual na ito ay para sa mga naniniwala lamang. Kung kayo ay naniniwala, minumungkahi kong ipagpatuloy ang inyong panunood. Kung kayo naman ay hindi naniniwala, hinihikayat ko kayong huwag nyo na lamang panoorin ang video na ito. Atin na pong umpisahan ang ating pagriritual. Ala ay para sa mga bago nating manunood, ay siya, huwag ninyo gakaligta ang mag-subscribe at dudutin lang ang ating bubuwit na kampanang butones upang masundan din ang aking mga pasabog. Gayon lang ang inyong gagawin. Pero bago tayo magsimula sa aking pagriritual, shout out po muna tayo sa mga kaibigan natin sa Cyprus, Korea, Russia, Canada, Hong Kong, Middle East, USA, France, Indonesia, Thailand, Japan, at sa buong lupalop ng Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat. At kung maaari sana, ipagdasal natin ang mga kaibigan natin sa Australia, gayon din naman ang mga napipintong tensyon sa Middle East, na sana'y maging ligtas sila sa buong araw. Atin na pong uumpisahan ang ating pag-aaral. Ang ritual na tatalakayin natin ngayong gabi ay tatawagin nating ritual sa garapon at sili. Atin na pong umpisahan ang ating pag-aaral. Kailangan nating maghanda ng isang garapon, malinis, at may takip na lata. Kailangan nating maghanda ng dalawang kandilang dilaw. Kailangan din natin ng isang kandilang puti. Yan lamang po ang gagamitin nating kandila. Maaari po kayong gumamit ng ibang kulay, basta kulay dilaw at kulay puti lamang. Kailangan din po nating maghanda ng pangunahin nating sangkap, ang sili. At kukunin natin ang litrato ng ating karibal o kabit ng ating asawa. Ang ritual na ito ay maaari din nating gamitin kung tayo ay may kagalit. Maaari din nating gamitin kung ito ay ang taong ating pinatutungkulan ay may utang sa atin upang siya ay magdusa sa hirap at pasakit na ginawa niya sa atin. Sinira niya ang ating buhay. Kailangan din lamang na mabigyan siya ng leksyon. Ayan po. Wala tayong ibang gagawin kung hindi sindihan ang ating mga kandila. Ipatong ito sa takip na may lata. Kung inyong napapansin,
Ang ating kandila ay nasa posisyong tatsulok. Ito ay itinirik natin sa ibabaw ng takip ng ating garapon. At kailangan nating hindi mamamatay ang mga kandilang ating sinindihan. Wala tayong ibang gagawin kung hindi hawakan lamang ang ating garapon at banggitin ang pangalan ng ating pinatutungkulan. Halimbawa, ang pangalan ng ating niriritwalan ay Maria Santos. Wala kayong ibang gagawin kung hindi ibulong ng 3 beses ang ating pinatutungkulang tao at banggitin natin ang orasyon sa salitang bahasa Indonesia. Sabihin natin ang pangalan niya ay Maria Santos. Ganito po, kailangang taimtim nating dadasalin ang orasyon. Maria Santos, melaloy toples ini, anda akan mangalami kesulitan dan penderitan donghan orang saya cintai dari yang pernah saya alami. Melaloy toples ini, anda akan mangalami kesulitan dan penderitan donghan orang saya cintai dari yang pernah saya alami. Melalui toples ini, anda akan mengalami kesulitan dan penderitaan donghan orang saya cintai dari yang pernah saya alami. 3 beses nating bibigkasin ang kanyang orasyon. Ipatong natin ang ating garapon sa harapan ng ating sinindihang kandila at ilagay dito ang kanyang litrato. Matapos mailagay ang litrato sa loob ng garapon, ay kukunin natin ang isang basong chili powder at ito ay ating ibubudbod sa loob ng garapon. Siguraduhin na ang ating chili powder na inilagay ay matatakpan ng buo ang kanyang litrato. Ang chili powder ay may sangkap na nakapagpapasakit ng ating balat kung ito ay madadantayan, lalo na kung tayo ay napapawisan. Kung hindi kayo kontento sa sili na inyong inilagay sa loob ng garapon at gusto ninyo siyang umiyak at humingi ng tawad sa inyo, ay kailangan ninyong kumuha ng kalamansi o di naman kaya ay lemon. Wala tayong ibang gagawin kung hindi pigain ang katas ng kalamansi o lemon sa loob ng ating garapon. At ito ay ilalagay natin sa loob mismo ng garapon. Kung hindi naman ay kung gusto ninyong siya ay lumuhod at humingi ng tawad at magpakumbaba, ay kailangan ninyong kumuha ng isang pirasong sibuyas. At siya ay tinitiyak kong hihingi ng tawad, luluhod at iiyak sa inyong harapan kung ito ay inyong ilalagay din sa loob ng ating garapon. Wala kayong ibang gagawin kung hindi hatiin lamang sa gitna ang ating sibuyas na ihinihanda at ito ay ilalagay mismo natin sa loob din ng garapon. Ang ating pagriritual ay kinakailangan gawin ng taimtim at bukal sa ating puso. Habang nauupos ang kandila
sa ating harapan ay paulit-ulit nating uusalin ang kanyang pangalan. Gayon din naman ang ating orasyon na inihanda para sa ritual na ito. Inuulit ko ang orasyon. Maria Santos, melaloy topless ini, andaakan mga lamik kasulitan dan pendiritan donghan orang saya cintai dari yang perna saya alami. At babanggitin din natin ang anumang kahilingan na ating nais o hangad na kanyang makamtan. Hindi po tayo pwedeng humiling ng nakakasakit sa ating kapwa. Bibigyan lamang po natin siya ng leksyon upang hiwalayan siya ng inyong asawa at humingi ng tawad at magpakumbaba. Tinitiyak kong maghihiwalay sila at mag-aaway sila ng inyong asawa o maaari din namang inyong katipan. Kung siya ay may utang sa inyo, tinitiyak kong siya ay magdudusa at maghihirap kung gagawin ninyo ang ritual na ito. Gayon din naman kung kayo ay may kaaway at kayo ay naagrabyado at inapi, yung bang tinatawag natin tayo ay binubuli, atin po itong isasagawa upang sa gayon ay mapagbago natin ang kanyang pangit na pag-uugali. Ang ritual na ito ay ginagawa lamang sa araw ng Biyernes, lalo na kung ang araw ng Biyernes ay pumatak mismo sa kabilugan ng buwan. Inuulit ko sa mga makukulit na ating mga viewers, nagtatanong din po, pwede po ba ng Martes, pwede po ba ng ibang araw? Nabanggit ko po sa aking video na ito ay sinasagawa lamang minsan sa isang Biyernes lamang na araw. At ito ay sinasagawa na tinitiyak kong mas mabisa kung ang ating araw na Biyernes ay pumatak sa kabilugan ng buwan. Minsan lamang po itong ginagawa, mga kababayan ko. Matapos nating humiling sa taong ating niriritwalan, ay kukunin natin ng dahan-dahan ang ating takip ng garapon. Tiyakin na ito ay hindi matutumba. Ipatong lamang ang ating takip mismo sa ibabaw ng garapon. At babantayan natin ang ating ginawang ritual sa taong nagpasakit ng ating damdamin. At tiyakin na ang ating kandila ay hindi mamamatay. Hahayaan lamang natin itong nakasindi sa ibabaw ng takip ng ating garapon at malusaw ng kusa tumulo ang mga luha ng kandila sa mismong garapon. Sa oras na ang ating kandila ay upos na, kailangan nating takpan ng mahigpit ang ating garapon. At kung ito ay natakpan na ng husto, ay hindi na natin maaari pang buksan ang takip ng garapon. Ang ating garapon ay isisilid natin sa plastic labo. At ito ay ilalagay natin sa kung saang lugar na ligtas, walang makakakita. Ginagawa natin ang ritual nito nang tayo lamang, walang ibang taong nakakakita dahil sila lamang ang magbibigay sa inyo ng kahinaan ng loob
at magiging sagabal lamang sa inyong ginagawang pagriritual. Maaari nating itong ilagay sa ilalim ng lababo o di naman kaya ay ilagay sa doob ng ating cabinet o drawer. At kung maaari ay ito ay nakasusi at kayo lamang ang maaring magbukas ng inyong mga kagamitan. Hari nawa ay nakatulong ako sa inyo ng bahagya. Ako po si Maestro Guru. Nagsasabing magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Thank you for watching. Maestro Guru. Don't forget to like, share and subscribe.